ngayon, pag-usapan naman natin yung kung paano natin mako-conquer yung mga fears natin as a starting freelancer. So, hindi naman natin makakaila. Marami yung nasa stock sa simula ng freelancing. Parang nakapag-research na sila. Ang dami na lang pinanood na videos. Ang dami na lang binasang articles. May mga iba na may courses ng kinuha. Pero hindi pa rin sila makapagsimula. Tapos kung tatanungin mo sila or i-assess nila yung sarili nila, ang reasons nila is takot sila. So, pag-usapan natin yung mga common fears of freelancers. Tapos, i-attempt natin, i-shift yung mindset natin. Kung bakit hindi naman natin sila dapat katakutan. So, hopefully, ang goal natin after ng video na to is ma-realize nyo na it's important to take the step na. Huwag magpapakain sa fears natin. Number one, fear of rejection. So, unang-unang nakakapagpastock ng freelancer is yung rejection. Natatakot sila mag-send ng cover letters kasi natatakot silang i-reject ng client. So, mindset shift tayo. Instead of matakot kayo na ma-reject ng client, isipin nyo, tanggapin muna natin. Kailangan na accept natin yung fact na normal ang rejection. So, kahit na yung most successful freelancers, mas marami pa rin yung rejection na nakukuha nila kesa dun sa mga yes. That's how nga they keep premium clients eh. Kasi onti lang talaga yung nag-yes and nagre-reject yung iba. So, yun, normal lang yung ang rejection eh hindi siya kailangang katakutan. So, pag na-reject ka na, ano lang, bangon lang. Kunin mo yung ano, yung mga pwede mong makuhang feedback. Or may video tayo about rejection, kung paano mag-deal. Panorin nyo yun. Lalagay ko dito as a card. So, yun. Normal lang ang rejection at hindi mo siya kailangan katakutan. And, kung ma-reject ka man, after nun, pwede ka pa mag-apply ulit. Number two, fear of failure. So, mindset shift. Instead of isipin natin na mag-fail tayo, baliktarin natin. What if we don't? Diba? So, at saka, kailangan, alam mo, para alam mo sa sarili mo, kung ano ba yung failure para sa'yo, diba? Kasi for me, personally, ako, ang failure para sa akin is pag nadapa ako, tapos hindi na ako bumangon. Yun ang failure for me. Kung ganun rin sa inyo, so, to make sure na hindi ako failure, every time madadapa ako, babangon ako. So, hindi ko pwedeng sabihin na failure ako kasi bumangon ako eh. Kahit hindi ko maabot agad yung gusto kong abutin, basta the fact na bumangon ako, hindi ako failure, diba? So, shift nyo yung mindset nyo sa ganun. So, if mag-fail kayo sa ganitong bagay, start kayo ulit ng isa pang ano, bukas, bangon kayo. Kahit mabagal kayo bumangon, basta bumangon kayo, hindi na kayo failure. So, there's no need to fear failure kasi hindi kayo failure. Or wala kayong balak maging failure, diba? Fear of not getting any client. So, sa laki ng mundo, kahit sobrang dami na nating freelancers sa Philippines, ang laki-laki ng mundo. Araw-araw may nag 18 years old. Araw-araw may nakakatapos ng course. Araw-araw may nagsa-start ng business. Or araw-araw may nagkakaroon ng bagong job. Or araw-araw may nagkakaroon ng anak, or araw-araw may nangyayari sa buhay ng mga tao sa buong mundo. And araw-araw, nagkakaroon ng needs ang mga clients para magkaroon ng freelancer. So, paano tayo maubusan ng client kung lahat ng tao sa buong mundo na may business, or lahat, kahit hindi siya may business, kahit na family man lang siya, lahat ng tao is potential clients. Kailangan mo lang alamin kung sinong client yung gusto mong i-target, diba? So, pero, hindi ka mauubusan ng client. For example, target ko yung mga startup businesses. So, kahit na mahirapan akong kumuha sa simula,
araw-araw may nagsisimulang business. So, malugi man yung ibang business, araw-araw may nagsisimulang business. Araw-araw may sinisimulan na idea na gagawin business, na ganito. So, meron at meron kang clients. Meron at meron kang possible clients. So, wag mong isipin na mauubusan ka ng client or hindi ka makakakuha ng client. Ang focus mo dapat, mindset shift tayo, ang focus mo dapat is kung paano mo maaabot yung client na yon. So, segue lang natin dun sa mga sa away kasi ng rate ngayon, diba? So, marami kasing nagagalit na freelancers doon sa mga ibang freelancers na tumatanggap ng mababang rate, ganyan. Kasi nauubusan, feeling yata nila, nauubusan sila ng client. So, huwag tayo maging ganun kasi hindi tayo mauubusan ng client. Kung alam mo lang targetin yung client mo at alam mo kung saan mo sila makikita, never kang mauubusan ng client. Makukuha mo lahat ng client na gusto mong kunin. So, hindi mo dapat i-fear na baka hindi ka makakuha ng client. I-shift mo yung mindset mo na i-focus mo yung sarili mo kung paano mo sila maa-attract. So, yun. Kung wala kang ginagawa na improvement para sa sarili mo and wala kang ginagawang steps, eh, hindi ka talaga makakakuha ng client, diba? So, stop mo na yung fear mo na hindi ka makakuha ng client and start ka na with step one. Kasi kung fear ka lang, kung takot kang hindi ka makakuha ng client tapos hindi ka nagsistart, hindi ka talaga makakakuha ng client kasi hindi ka nga nagsistart eh. Diba? So, yan. Start lang and focus on attracting them instead of fearing kung wala kang makuha. Diba? Better na pag-shift ng focus. Yan. Number 4, not being able to do what the client wants. So, parang normal naman ito na ma-fear mo siya, lalo pag new client, tapos hindi ka pa sigurado kung ano yung kung ano yung papagawa niya. So, normal fear siya, pero don't let it stop you from growing. Kasi, kapag natatakot ka mag-apply dahil baka hindi mo magawa yung papagawa ng client, eh, paano naman kung kaya mo naman palang gawin, di ba? So, mas maganda to start kasi as a freelancer naman, hindi ka mag-apply or hindi ka kukuha ng client na hindi mo kayang tulungan, di ba? So, equip na natin yung sarili natin dun sa kaya nating skills at sa gusto nating tulungan na client. So, in that way, pag nakuha ka ng client or nakuha mo yung client, sigurado kang kaya mong ibigay yung kaya niya dahil kaya mo nga yung skills na yun na i-offer, eh, di ba? So, minus na siya sa fear mo na baka hindi mo kayang gawin dahil nga, naka-focus ka dun sa gusto mong skill. And, yung clients na hindi nangangailangan nung skill na offer mo, syempre, hindi na siya lalapit sa'yo. Yung lalapit sa'yo, yung nangangailangan nung kaya mong gawin. So, bakit mo i-fear na baka hindi mo magawa? Eh, yun nga yung i-offer mo na skill, di ba? Yun nga yung kailangan nung client. So, yun. Huwag nating masyadong i-fear yung baka hindi natin gagawa. There are room for mistakes naman. Hindi naman porket may client ka na is hindi ka na pwede magkamali. Pero, syempre, make sure natin na minimal at saka hindi sadya yung mistakes natin. Pero, pag nangyari yun, pag nagkaroon ka ng mistake, okay lang. Own up to your mistake lang. Sabi mo sa client, ganun. Tapos, maintindihan naman niya yun eh. So, if hindi, edi hanap ka ng ibang client. Tapos, gawin mong lesson yun na wag mo nang gawin ulit. Pero, kung maintindihan niya, eh di mas maganda sa'yo, mas tumaas pa yung trust niya sa'yo kasi honest ka, di ba? And natutuwa rin kasi meron kang lesson na natutunan. So again, hindi mo ito mararating kung hindi ka mag-first step dahil takot ka, di ba? So mindset shift, first step na tayo. Number 5, fear of losing clients. So, hindi mo ito mapipigilan kahit na napakagaling mo na, kahit na napaka-stable na niyan. Actually, walang super stable na client. You just have to make sure na meron kang enough na napapapaikot na client sa freelancing para hindi ka ma-zero. Like, yung parang sinasabi nila, do not put your eggs in one basket. Parang, wag ka umasa sa iisang client. Parang ganun. So,
ang shift natin, yung mindset shift natin to, instead of natatakot ka mawalan ng client, ang gagawin natin is magfo-focus tayo to get more clients or to get multiple streams of income para that way, kahit mawalan ka ng client, hindi ka mazi-zero. Kasi yung losing clients na yan, ano yan eh, normal yan eh. Meron at meron kang mawawalang clients eh. So, if hindi ka gagalaw dahil takot ka mawalan ng clients, edi hindi ka uusad, diba? So, you have to take the first step. Tapos, i-shift mo yung mindset mo na kahit mawalan ka ng client, meron kang other clients pa or other stream of income. So, yun yung mindset mo. Instead of takot ka at hindi ka gumagalaw. So, yun lang. Yun yung mga common fears ng freelancers na nagpapastop sa kanila mag-start. So, sana, if meron sa inyo na isa dito yung mga fears nila, sana na-shift natin yung mindset mo para to take the first step. So, take nyo lang yung first step nyo. Hindi kailangan perfect ang first step. Kasi as habang hindi mo tinitake yung first step na yan, hindi mo malalaman kung ano yung mga mistakes mo at hindi mo malalaman kung ano yung mga dapat mong i-improve. Parati ka na lang nandyan sa step zero, nag-iisip kung what if, diba? So, take the first step. Kapag naman na-reject ka ng client, kunwari na-reject ka ni client A, yung a-applyan mo yung client B, hindi naman nakilala si client A eh. At saka hindi ka naman tatandaan ni client A, hindi naman yan pupunta sa Facebook or hindi naman niya sasabihin na, ah, ito si ganito, hindi maganda freelancer, hindi marunong ganyan-ganyan, or hindi naman niya ipopost sa Facebook na, eto, nag-apply sa akin, ganun. So, para ka lang din tao na dumaan sa buhay ni client A at hindi ka na niya iisipin after nung niyang mabasa at i-reject yung ano mo, yung application mo. So, bakit mo kailangan i-fear yung bagay na ganun, di ba? So, take the first step. Malay mo, yung unang send mo, matanggap ka, di ba? So, kung ma-reject ka man, edi go, apply ka ulit bukas, di ba? So, check nyo kung ano dito yung mga fears nyo. Tapos, i-shift nyo yung mindset nyo. Kung bakit hindi mo dapat siya gawing rason mag-stop kung yun yung fear mo.